Good evening. Welcome to our show, Nonsense Makes Sense. I'm Sister Mary Jan Manunzan, your host. I'm sure this past month, you have seen in the newspapers, you have heard on TV, what happened to CJ Sereno. And I'm sure you have never seen a picture of her na kahit anong inalis siya sa pagka-CJ. Nakakita ba na ba kayo ng isang picture niya na looking defeated, looking humiliated? Hindi, ang nakita ko nga nung first na nakalagay sa periodiko na siya ay naalis, nakita ko isang triumphant woman na parang just elected what in a very high position. Yun ang impression ko doon sa picture na yon. At natataka kayo siguro, bakit napaka-serene nitong si Jay Sereno? Talagang up na up yung kanyang pangalan. Kasi with all the things na kanyang dinadanas, napaka-serene pa rin niya. So, I have the privilege to introduce you to, I don't introduce her because you know her already, to have her as our guest. So, welcome naman CJ, kasi CJ ka pa rin sa amin, no? Thank you. Good evening, Sister Mary, and also to all your listeners and viewers, Sister Mary Chan. Alam mo, sa beginning kasi, I usually ask my guests to say something about their life. Kasi as a public figure, kasi alam nila yung public ano mo, pero they don't know yung person mo. So pwede we can share that with our group, no? So just begin where you were born. Okay. I was named after the Lourdes College in Cagayan de Oro. I was conceived in Cagayan de Oro. My mom, who comes from Bae, Laguna, mm-hmm. yung katabi na Los Baños, yes. The first capital of Laguna. Mm-hmm. But my grandfather, Domingo Punzalan, was one of the first, if not the first mayor of Bae, Laguna. Talaga, so, Tagalaguna yung mother ko. Yung story nila, if maybe this is the time when I can relate some things, no? Their father was the victim of a political assassination. Excuse me. So yung family nila na yung lolo niya no na assassinate, so naghirap yung tatay niya. So they lived a very very difficult life. Yung father niya naging koprador, yung sa kopra, nangongopra sa Quezon to Laguna. The wartime came, so ang daming kwento ng nanay ko about the wartime evacuation. And the Japanese occupation. Mm-hmm. And dahil mahirap sila, syempre teacher ang kaya nilang pasukan kasi mura sa normal. Libre nga eh. So, many of them are teachers. So, yan ang naging buhay namin. Okay. So, ang family namin is a family of teachers. That's from my mother's side. Mm-hmm. Yung father ko, na-meet niya sa Zamboanga. Mm-hmm. She was teaching at a teacher's summer teaching camp. Din. Oh. So, English at nagtuturo. Then my father, who comes from Shasi Sulu. But they were both Catholics, no? So they met and then they fell in love. And my father had always wanted to marry someone who is a Tagala kasi he apparently may mga na admire siyang qualities ng mga Tagala. Okay. But he was raised he was born and raised in Shasi Sulu. Oh my goodness. Naulila sila ng maaga pa lang, mga 7 years old lang yata, siya or 5. So ang nagpalaki sa kanya is his aunt who was a Catholic and her Muslim husband. Oh really? My goodness. Yung family naman ng father ko interfaith. Marami kaming may mga pinsan kaming Muslim, may mga uncles akong Muslim. So nabitbit niya yung Tausug culture basically, no? Mm-hmm. So yun, I'm basically the mixture of a Tagala and someone who was born in Shasi, raised in a Tausug culture, but whose ancestry goes back all the way to Dawis, Bohol, and Surigao. My goodness, so, interesting naman ang alam mo. ngayon. So, and then, did you study in, ano, in Bae? Hindi nga eh. So, pumunta na kayo sa Manila? Ang mother ko sa Manila, and then nagturo siya sa Ramon Magsaysay High School sa Cubao. So, naglocate sila talaga sa Kamuning. Okay. That's why I'm called Batang Kamuning. Oh, Batang Kamuning. Kamuning Elementary School. Hmm.
Quezon City High School. Mm-hmm. And then nagkaroon ako ng scholarships both in UP and Ateneo. Sabi ng father ko, itry mo muna yung Ateneo. Mm-hmm. So, isa ako dun sa mga scholars na nasa Ateneo. So, mahirap doon na bata. Doon ang prilo mo. Doon ang prilo ko, economics. So, ilang kaming may sector ng population na hindi anak mayaman, na mahihirap kami, maong t-shirt, bakya, okay na yon. So, I've learned to somehow still flourish in a very elite school kahit na galing sa humble background, no? And medyo conservative ang Ateneo eh. Very religious, man for others. Nag-thrive ako sa ganong wow. environment. Kasi very loving and nurturing yung environment na yon. Mm-hmm. Then, napunta ka naman sa UP mm-hmm. na ang dami-daming ideology, ang dami-daming... Oh. And that was where I landed first. Uh-huh. So, sabi ko, grabe law na yon, law proper na. Law na yon. Uh-huh. So, it was interesting yung nadadaanan ko from the time I was young and then I would find myself at the top of my class uh-huh. and a female at that. Yeah, wow. So, and who that does not come from a privileged background. Mm. Ang dami ko nakita eh. Mm. Yung mga antas sa buhay at yung mga problema. Nakita ko some problems of the rich. Many problems of the poor. And then nagkaroon ako ng career sa law practice, mm-hmm. then teaching, mm-hmm. and then I was trying all my life to find how my faith plays out in all of this. Mm-hmm. Kasi malakas yung intellectual component ng law, no? Mm-hmm. Medyo you carry yourself, iba yung mundo mo. Mm. But I knew that faith is central in everything. And it was never supposed to be separated from my professional life. Mm. So yun ang background ko in sum. Until yeah. I found myself leading a very, very quiet life. Although yung mga buhay ko, I had international Did you get married practice. After law? Or? I got married in my last year at law school, fourth year. Yeah, sabi ng kasama ko, yung husband mo sa UP rin. Ay, yung husband ko was my tutor in Ateneo. Excuse me? Valedictorian siya of all places ng Ateneo de Davao. Oh, really? So, Davao siya. Oh. Davao raised and born. What did he teach? Anong subject? He was teaching me math. Oh, really? Math ang dinuturo niya. So, scholar din siya. Mm-hmm. He became the president of the scholars organization. Oh, I was a first-year student then. Mini-mentor kami ng mga fourth year. Isa siya sa mga mentors namin. Okay. And then he became president of that organization. Mm. And then, nanligaw sa first year. I'm sure ngayon lang nalalaman ng buong mundo ang love life mo. Oh. So, yun. And did you get married before you went to law school? Then I went to law school. Ah, hindi po pa rin kayo, ano? And then, Di matagal din naghintay yun? Ang tagal naghintay. 6.5 years. Oh my goodness. 6.5 years. Oh. And then, sabi niya, ayoko mangyari na maging abogada ka na, doon lang tayo magpapakasal. Oo nga. He was concerned that my law practice might change me. Oh so sabi niya, goodness. Mag-asawa na tayo before you become a lawyer. So, in my last year, we asked permission and my parents, kasi kilala naman nila siya, said yes, okay, go ahead. So it was interesting because I was one of the first ones in my class to get married. Uh-huh. But we had our first child 2.5 years after. Oh, okay. Kasi, so naghintay muna kami mm-hmm. until I was more stable in my job mm-hmm. before I became pregnant. Job as you mean as professor? As in, as an associate at the largest law firm at the time. Pumasok muna ako sa law firm. Ah, okay. So, I first led a very fast life uh-huh. in the, sabi nila, rat race ng law firm practice, uh-huh. no? But after a year and a half, umalis na ako kasi... Mm. It was evident kasi nanganak na ako, no? Mm-mm. And then I was lagi kong iniiwan ng anak ko and I would come home very, very late. Ay, nako. Nagsasuffer na siya. I could see she was suffering. Mm-hmm. And then naging buntis ulit ako. Oh. So sabi ko, nung ko ano ba ito? Sunod-sunod. So I said na I have to live the fast life. Oh. And so I went back to UP teach. To teach this time. Oh, okay. So how many children do you have back? I have two. One is a girl, one is a boy. Kasi nababasa ko yung post nila sa na Facebook. Yeah. Ang gaganda ng tribute nila sa iyo. Sobra. One is in the States ba ngayon? One is in Australia. Australia. Yeah. Is she teaching or is she in... She is in information technology. She is a writer. She's an artist. So marami siyang ano. One is here with us. Yung boy. In the Philippines. Uh-oh. But he has his own life now, no? Uh-oh.
He's in law practice. And also, he has two he's children. He's also a lawyer. He's also a lawyer. Mm. He has two girls. So I am lola. Ng lola already. Yeah, yan ang fun. That's the... Yan ang enjoyment mo. Talaga nagbabounce yung heart mo every time you meron see your apostolate. Apostolate. Okay. Oh, I'm sure those angle ng life mo, hindi nila alam yung mga tao, no? So, I really wanted that to come out, eh, kasi it may, talagang nakikita nila sino ba si CJ Sereno, no? Okay. But of course, we cannot help but go into the mga issues natin ngayon, di ba? Mm-hmm. So, okay, ngayon, what is life after the Supreme Court? Well, ang nangyari kasi, when I went on leave, I had the chance to really talk with people. Yes. Now, it's not, hindi naman unang beses ko makipag-usap lalo na sa masa kasi galing naman ako sa masa eh. Mm-hmm. Noon nga, nung bata ako, kilala ako na pinagtatanggol ko yung mga bulol. May kapitbahay kasi kami bulol na awang-awa ako kasi lagi siyang binubuli. Oo. Nung bata pa, pag nakikita kong inaapi yung mga tao, talagang lumalaban ako, maliit ako, pero grabe yung, sabi ko, kawawa eh. I don't know, has always been this fire in me na, pag nakikita ko inaapi, I speak out. Sabi ko, wag, hindi tama yan. Uh-oh. And so, na-reconnect ako. Mm-hmm. Nang husto sa roots ko. Mm-hmm. Of course, when I was Chief Justice, lalo na when I would visit the prisons and talk with the judges and the court employees, nakikita ko rin yon. Mm-hmm. Pero tinitingnan ko yon from a systems point of view, kung paano ang ayusin yung buong sistema. Mm-hmm. I took some time to listen to individual stories, pero syempre yung mga prisoners, I could only give them yung assurance na asikasuhin namin yung delay sa kanilang trial, pati sa victims. But I could not really... I had to have medyo ng konti yung distance para magkaroon ng systems view kasi kailangan very fair ang tingin sa akin. I maintained that all my professional life sa judiciary. But when I went out and then nakilala ko yung mga nanay ng mga namatay, yung mga ng EJK, Nanette Castillo, and then yung mga jeepney drivers, Quinento sa amin, alam ko naman nahirap sila eh kasi... Yung naman mga kasambahay natin at mga kasama natin rin sa paligid natin, nagdadaan naman sila sa hirap talaga. Of course. But for them to really detail yung systemic issues nila, talagang lalong lumakas ang conviction ko na yung social justice provision ng constitution natin, hindi natin sineseryoso as a people. Mm-hmm. Yun ang dahilan kaya may frustration. Mm-hmm. Nakalimutan natin na actually buong-buo na yung constitution natin sa pagmamahal, sa maliliit sa atin. Mm-hmm. Pero hindi lang na-implement. Hindi tinutukan kung ano-ano ang iba ang inasikaso natin na sa country instead of buhos natin lahat ng puso natin at lakas natin to really lifting up those who really need help. Lalo na yung mga walang opportunity sa buhay, bigyan. Ang tingin ko, if you look at the Bible, Sister Mary John, sobrang man pagmamahal ni Jesus at sobrang pagmamahal ni Yahweh, no? Sa Old Testament, sa poor. And you know, the Old Testament says, when you glean, those of you who have land, when you glean, you don't over-glean. Leave enough grains in the stock so that the poor can have enough to eat. Importante kay Lord na magkaroon nga ng jubilee year of forgiveness of debts and yung land i-re-return doon sa mga original owners nala na dahil naipit lang sa financial crisis, biglang nalang na-dispossess. If only we can have a heart that says that there's only so much you can eat. There's only enough number of houses that you can live in a lifetime. The rest is surplusage. And parang you cannot moderate greed. It comes especially from the highest officials of government. Ang curse ng evil, hampas niyan sa tao. Mm-mm. The Bible is always clear. If the wicked rule, then the righteous mourn. Mm-hmm. And in fact, there is the shedding of innocent blood brings curse to the land. Land, lupa. And we cannot escape the judgment that comes from unrighteousness. Mm-hmm. Bakit nagkakaroon ng poverty? Grabe yung... Bakit? It's because of unbridled corruption. Oh. Yung talagang... tuloy-tuloy, system-generated corruption. Kasi the poor will always be with you, sabi of ni Jesus. Course,
Pero hindi yung ganitong kapur na yung mga bata will dive down. Yeah, will dive down in that, into their own... In that sewerage. So that they can get plastic bottles. Which they will... To sell. So that they can have a little bit of rice to eat. So, ano bang tingin natin sa buhay ng tao? That's, wala bang dignity? And we forget that man has been made in the image of it's God. It's very inhuman talaga. So, when you look at a person, do you look at him as having been made in the image of God? Or do other people say, ah, gagamitin lang natin yan? He just a production unit. We forget that he has a family. Mm-hmm. He has his own dreams and aspirations. Mm-hmm. For all you know, he might become the next Paul the Evangelist. Mm-hmm. Diba? And he will bring about so much good. Mm-hmm. So why is it that we look at other human beings as less than mm-hmm. human? So it's really something to mourn and weep about. Yung lack of compassion natin. So with that realization, anong nakikita mong role mo ngayon as a, wala ka dyan sa official, hindi ba meron kang, I think you are putting up something like a Coalition for Justice. What is that about? Yung Coalition for Justice has been put up by others, not me, no? Mm-hmm. But with them now, kasi hindi na ako Chief Justice, with them now, we can advance issues such as what is needed really to transform our nation. Mm. And I think these coalition leaders, hindi naman ako isa sa leaders pa nila, but they agreed na ang the prevention of dictatorship is going to be a key agenda. Mm. And they... Kaya ang pangalan Movement Against Tyranny. Yun, isa sa coalition partners yun. Kasi ang tingin, halimbawa itong federalism move. Ay, my goodness. Ano ba ang talagang agenda dito? No? So, ano ba agenda dyan? Ang tingin ko kasi, self-contradictory sila. Okay? If you really want to have devolution to federated regions, ang sabi nila, then why are you going to centralize all powers in a president? Akala ko that's supposed to be decentralization, di ba? Oo. Bakit gano'n? Pero may, according to Chief Justice Puno, meron daw powers na isa-centralize nila lahat kay presidente. When there is a threat. When there is a threat of secession. Mm. Ibig sabihin, kita mo yung lack of logic nila. Mm. They created a federal system. Mm. They know na nandito na yung seeds ng breakup ng republic natin. Mm-mm. Kasi ang the seeds of secession will be if you give them enough legal basis to use the concepts of self-determination, which is already an internationally developed concept, to say that we want to actualize ourselves and therefore, as a nation, as a separate people, and therefore we will break away. Oh my goodness. So, knowing that there is that danger, bigla silang nagkaroon ng concentration of all powers to prevent that from happening. Ibig sabihin, itong plano nila, yan ang seed ng secession. Inamin na nila yan by that. And then, to address that, they're going to create an even greater evil by concentrating all the powers in the president, including judicial powers. Oh my goodness. Kasi not even during the time of martial law was judicial power reposed in President Marcos. Mm-hmm. At that time, there was still a separate, though not fully independent, judiciary. But this time, all powers, plenary powers are going to be given. Contradictory naman yan. Akala ko the reason why they love federalism is precisely to decentralize. That means give more power to the local governments. E paano, how will they reconcile that with now putting the powers on the president? Correct. And then, hindi pa natin nababasa talaga no yung text kasi wala pang dinidistribute sa public. Oh, that is another thing. Pwede ba yun na ibibigay na nila sa na hindi pa natin alam at or kung ano yung nasa loob niyan? And I was wondering, kasi sabi sa palasyo, kung anong binigay ng consultative committee, i-adapt nyo. Pero ang sabi naman ng consultative committee members, it will be his draft. Mm. Ibig sabihin ba, does the president believe every line there or not? Mm-hmm. So, we are in a state of confusion. Saan nanggaling ang ideya? Mm-hmm. Saan nanggaling ang konsepto na pinapalaganap? Mm-hmm. Kay presidente ba ito? Sa consultative committee ba ito? Ngayon ba ang kongreso? Mm. Tatanggapin ba nila na ang draft na ginawa nitong 22 person committee will also be their draft.
kaya ba nila nila noon na we are not obliged, sabi nila. We are not obliged. Nagsabi na sila, ang lakas ng salita nila. E ngayon sabi ng palasyo, tanggapin nyo. Ito ang draft. So, ang tingin ko, may role at duty ang gobyerno na itigilan ang kaguluhan natin ngayon. How? Ang kailangan, unang-una, ibigay na nila yung kopya ng draft nila sa publiko. Oo naman. Para alam natin kung anong pinag-uusapan. Halimbawa, ang nakuha ko lang yung snippet ng speech ni Chief Justice Puno. At doon eh, nagtatanong na ako, pero hindi ko pa nakikita yung text mismo. Diba? Mas maganda sana, mas may konteksto yung tanong ng mga taong bayan kung nakikita natin ang buong-buong picture. So, bakit dinidelay? Eh, malapit na itong SONA. Tapos ibibigay nila sa Congress before even they will bring it out to us? Ano yun? Di so, ba? Ano tayo magre-react pa? Correct. At itong pag-uusapan. So, at the same time, sinasabi ng PDP Laban Institute, meron silang sariling draft. Oo. Sinasabi ano ng mga key leaders ng Senate, ng meron House, meron rin silang sariling draft. So, ano talaga ang picture ng bansa? Kaya hindi mo mabli-blame yung iba eh. Na ang gusto talaga is just authoritarianism. Yun yung sinasabi ng iba na dictatorship ang gusto. Kasi hindi mo sila masisisi. Sinabi lang niya, ilibing si Ginoong Marcos sa libingan ng mga bayani. Walang written order. Tinuloy ng military. Okay. Yung Boracay, ipasara. Walang written order. Sarado na kagad. Much, much later, yung mga lumabas na guidelines from the DENR. Yung tapos Tambay. Hulihin ang Tambay. Hinuli mga Tambay. Nung namatayan, sinisi sila. Hindi ko naman sinabi yan. So, ang konstitusyon ba natin, gaya rin ng mga ginawang iyon, isang nagbabadya ng matinding kaguluhan at kalituhan sa bansa? Wait, let us with that question kasi tapos na yung first ano natin. Kita mo bilis ano? So, please don't go away. Let's just a little pause at sasagutin ni CJ yung kanyang tanong na kanya lang sinabi. But let's have a little pause at okay umalis kasi talagang is interesting nito. Okay, we'll have a little pause. Yeah. Do they teach heart, the courage that exists even in the darkest of nights? How is love for country born? How is it fanned and kept alive? And the faith, the sinewy, stubborn faith in a God, from where is it drawn? The character, the spice of greatness, is it taught? Is it God's handiwork? How are they made?